mabigat na issue kasi ito, Mr. Chair. Dahil maraming insidente wherein duda pa lang yung police o yung enforcer, ginagawa na nila yung gusto nila. Sir, Mr. Chair, I'm sorry. Medyo bitin po ako eh. Hindi talaga po pwede yung puro kwento, puro sabi. So if I may, Mr. Chair, dahil last question ko na po ito, maganda po maglabas po tayo ng black and white memo so that in the event na kinakastigo ng police o ng enforcer ang isang motorista, may maipapakita po silang memo para dito. Yun lamang po, Mr. Chair, and pasensya po kung masyadong mahaba po yung oras na kinonsume ko. Hindi naman po, pero believe ako sa inyo, ang galing yung nagsalita. Maging ang chairman ng Transportation Committee na sa 2nd District of Antipolo, Representative Romeo Acob, ay napahanga sa mga ipinunto ni One Rider Party List Representative Bonifacio Busita patungkol sa mga issues sa Land Transportation Office, partikular na sa kakulangan sa mga plastic cards at mga plaka ng mga sakyan. Pakinggan ng mga sagot ni LTO Chief na si JR Togade sa mga tanong ni Representative Busita at kung bakit tila nakukulangan ang kongresista sa mga ginagawang aksyon ng ahensya. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon, everyone. Mr. Chair, ang issue po natin ngayon ay sa shortage po ng driver's license plastic cards. At bago po lumabas ang issue na ito, from 2012, kung hindi ako nagkakamali, until now, mainit na issue yung license plates. Na because of enforcement and other concerns, marami po ang mga motorista na nagsasuffer, napiperwisyo dahil sa bagay na ito na hindi naman nila kasalanan. Now, shortage of driver's license plastic cards. Considering na ang nare-receive po ng mga licenses ng mga drivers ay ordinary paper na lamang. And Mr. Chair, gusto ko pong ipaalam sa lahat. Bago nangyari ang problema na to, marami na pong dinadanas na problema ang mga motorista. Number one, there are personnel, even LTO personnel, HPG personnel, TNP in particular, and other law enforcement personnel ay hindi marunong magbasa ng details. Now, ang daming problema. And considering na ordinary papers na lang ang lisensya nila, and we all know na pag pinold po natin ito, anytime pwedeng ma-erase or hindi mabasa yung date and other details. Mr. Chair, ano po ang protection Asek Togade ng motorist na because of this situation na may shortage tayo sa driver's license, paano po natin sila mapuprotektahan na hindi sila mapiperwisyo itong problema na ito as far as law enforcement is concerned? Doon po sa papel na nilabas po, meron pong QR code na ina-assign that is specific to the OR. Yun po yung paraan para mapatunayan na lehitimo po yung OR na pinapakita. Yung OR naman po, sir, hindi naman po kailangan itago sa papel. Pwede pong picturean dahil nga po may QR code kong. So, pwede po yung picturean kagaya po na nabanggit po dun sa isang interview po na ginawa. At i-save po yung picture sa phone. At maaari naman pong ma-verify ng law enforcement officers kung original yon by scanning the QR code. And moving forward po, we are working with DICT to come up with a digital license. Ito po sir yung mga paraan na ginagawa ng LTO para po ma-address yung shortage ng plastic cards. Yes, Mr. Chair. I agree with the ASEC Togade about the temporary receipt na ino-honor. But this is different from the previous practice. Dati po, maganda yung papel na ini-issue ng LTO, official receipt, na kahit po mabasa, Mr. Chen, hindi nagpipaid, hindi nagkakaproblema. But now, ordinary paper po yung hinahawakan natin. Secondly, ang daming
motorista ang nagsasuffer nationwide dahil sa problema na katulad po nito. QR code. Hindi po lahat ng traffic enforcers ay marunong gumamit nitong tinatawag na QR code. Paano nila ma-determine? So, na i-brought out ko po ito, Mr. Chair, dahil hindi ito madali para sa hanay ng mga motorista. And nabanggit po ni Asek Tugade na pwede raw naman picturean. Yes, I agree with you, Asek Tugade, Mr. Chair. Tama po yan. But the problem again is there are personnel, traffic enforcement personnel, even police personnel. Hindi ino-honor yan. Sarado po ang isip nila. So, if I may, Mr. Chair, pwede po bang ma-raise or ma-vote out ito ni maiparating po ito sa DALG na maglabas po sila ng memo na mabigyan ng strict guidance yung pong ating law enforcement personnel nationwide so that itong problemang ito habang hindi po natin nasesettle, huwag namang masakripisyo po yung ating mga kababayan, particular ang mga motorista, dahil sila naman po ay sumusunod sa anumang guidance o ano ay panututupad po ng LTO. Yung nung nilabas po namin yan, yung use of the temporary license, a few days after, nagpatawag po kami ng meeting sa LTO. Yung meeting po kong attended by representatives from the different LGU traffic enforcement units, attended po ng MMDA. In fact, sir, umatin po yung incoming PNP HPG director. So, ang objective po nung brief meeting na yon was to brief our deputized agents, pati po yung mga deputized agents kong umatend rin po. Shinare po namin sa kanila yung ating pulisiya at sa ganun po makascade nila. Sir, sumulat rin po kami kay Secretary of the DILG to inform our good secretary na meron pong pulisiya na ganito. Hindi po acceptable sa sitwasyon natin ngayon yung verbal, yung meetings, yung napag-usapan. If I may, Mr. Chair, pwede po bang may request through honorable representative of the DOTR, especially to our secretary DOTR, na maglabas po tayo ng black and white ng memo para po maiprint out ito ng ating mga kapatid na motorista para magamit nila. Papo, sir, iyan ko lang po on the record na we did release a memo kong because of your instructions, i-re-release na lang po ulit namin yung memo. Pero nakapag-release po kami, sir, ng memo. Ba't uulitin na lang po namin? Sir, Mr. Chair, I'm sorry. Medyo bitin po ako eh. Yes, I agree with Asek Tugade on the level of the LTO. What I'm saying, Mr. Chair, is dapat po ang DALG may memo rin to all local government units para hindi, with all due respect, Mr. Chair, there are personnel na hindi ino-honor ang memo ng LTO. Ang ino-honor po nila is yung memo coming from their respective local government units. So, yun lamang po, Mr. Chair. Thank you. Marahil sa puntong ito, ang ilan sa inyo ay galit sa LTO dahil sa kapabayan kaya nagkukulang ang mga plastic cards sa kanilang mga tanggapan. Pero ang totoo niyan ay ginawa naman talaga ng kanilang pamunuan ang kanilang responsibilidad para makakuha ng bagong supply ng mga plastic cards. Pero parang sadya silang inipit ng DOTR, kaya natengga ang sinumiti nilang procurement noon pang January. Ayon sa kanila, sa mismong araw kasi umano nang nagpalabas sila ng procurement para sa mga plastic cards, ay bigla rin naglabas ng special order ang DOTR na nagsasaad na kapag ang isang procurement ay lumagpas na sa halagang 50 million pataas, ay kinakailangan ang kanilang ahensya na ang magsasagawa nito. Kaya ang mga temporary driver's license na digital at yung sa papel ay patunay lamang na ginagawa talaga ang hanggang sa abot ng makakaya ng LTO para maibsan o masolusyonan ang kapalpakan ng iba. Kung ang iba sa inyo ay galit sa LTO lalo na kay Attorney Tugade, para sa akin ay malaki ang paghanga ko sa kanya dahil napakarami niyang nagawa hindi lamang para sa ahensya kundi pati na rin para sa mga motorista. Ang ilan sa mga ito ay ang pagtatakda ng maximum rate sa mga private driving schools,
pagtanggal ng periodic medical exam, pagpapalawig ng initial registration sa mga branyo na motor na may 200cc pababa, pagtatapyas sa bayad sa mga medical exam, at napakarami pang iba. Wala rin siyang iniiwas ang interview sa mga news programs o maging sa pagdinig ng Kongreso, di tulad ng sekretary ng DOTR na wala sa committee hearing na napanood nyo kanina, na siyang dapat na nagpapaliwanag tungkol sa usapin. Kung kayo ang tatanungin, kanino ba kayo mas naniniwala? Kay LTO Chief Tugade na nakikinig sa mga sumbong at suwestyon ng mga motorista para maisaayos ang serbisyo ng kanilang ahensya, o kay DOTR Secretary Jaime Bautista na gustong i-privatize ang pamamahala sa Ninoy Aquino International Airport? I-comment nyo lang ang inyong mga salubin sa ibaba. Ito ang inyong Pinoy Car Guide.